Alright, part 3 na tayo ng ating unit exam sa basic algebra review. So paalala uli class, no? Pangatlo na to na paalala class, na kung hindi ka pa nag-take ng exam, ng unit exam na to, puntahan mo lang class ang link na sa description ng video na to. Mas masarap kasi kapag bago mo siya panuorin yung mga solution, ikaw mismo nag-isip na muna sa mga problems class. Promise class, masarap yun. Malasahan mo talaga yung class. Okay? That is for the basic algebra review natin. Ayos lang. Umpisahan natin last yung mga problems natin. The pressure P of wind on sail varies jointly as the area A of the sail and the square of the velocity V of the wind. The pressure on a square foot is 1 pound when the velocity is 16 miles per hour. The velocity of the wind when the pressure on a square yard is 36 pounds is what? Nandiyan sa mga choices. Ano daw class yung velocity? Kung ang pressure class in a square yard is 36 pounds. Sinabi naman dito class, ang pressure class ay 1 pound sa isang square foot. Okay? Ganyan na. Tapos, kung ang velocity ng hangin ay 16 miles per hour. So, nandito rin class, in miles per hour din yung ating mga choices. So, para natin maisulat yung equation class, no, sundan lang natin yung description ng problem class, ano yung pressure P? Okay? Ang pressure P daw class varies jointly as the area of the sail and the square of the velocity. So meron tayong constant of proportionality for joint variation, di ba? That is varies jointly as the area and the square of this. Okay? So isolve natin tulad ng ginawa natin class doon sa part 1 yata natin yon sa ganun dito pa rin sa unit exam. I-solve lang natin class yung k in terms of the other variables dito. So ang k natin ay equal to p all over, okay, a v squared. Yan yung value ng k. Tapos equate natin class yung k class na given, which is k1, yung unang statement dito, is equal class to k na merong unknown na velocity, which is k2, yung last na statement dito sa ating problem. So, i-apply natin to class. Ang pressure daw class ay 1 pound dito sa nauna. 1 pound ang pressure all over sa isa, sa area class na 1 square foot. So, all over 1. Take note class na ang unit nito is square foot. Okay? Times the velocity ay 16 miles per hour. Ayos. How about dito class? Ang pressure naman ay 36 pounds. Malakas-lakas na class. 36 pounds all over. Ano ngayon yung area? Kasi ang area dito class, dapat i-compatible natin yung mga unit, no? Dapat kuan mo yan, tandaan mo yan class, importante yan na compatible yung mga units mo. Kasi dito, ang unit kasi natin dito sa left ay pound per square foot per mph. Yun class yung ating unit. Dito class, kung isulat mo yan na 1 square yard, kung isulat mo yan class, magiging 1 all over yard raised to 2. That is square yard, mph. So, hindi compatible ang mga units dito class kasi ito ay pound. Ito ay yard pala, sa dito ay feet. Okay? So, gawin lang natin compatible. So, yun lang yung tandaan na actually natin dito. No? Compatible lahat ng mga units. So, ang gagawin natin class, itong 1 square yard, i-convert natin class into square feet. So, ilang feet ang 1 yard? No. Recall natin class na ang 1 yard ay equal class to 3 feet. So, ang 1 square yard pala, okay, square natin to. Square natin. Ito class, may square din. 3 feet raised to 2. Okay? So, ganyan din natin class. Anong nangyari doon? Ganyan din natin para sikat. So, ang 1 yard natin squared, ang area ay 9 square feet. So, 9 dito para square feet na ito class. Okay? Times the unknown velocity. Solve for V. I think kailangan ko to i-erase, no? I-erase ko to dito class kasi nandito sa baba yung aking V na value. Solve for V. Makuha natin class. Boom! Chicken joy, baby. Cross multiply. That is in miles per hour. Cross multiply class. Cross multiply. 36 times 16 squared divided by 9. The answer of that is square root for that answer. Yun yung makuha natin, 32 miles per hour.
Okay, sunod na problem. The value of 10 raised to the logarithm of 7 to the base 10 is what? Kung kabisado mo, class, ang principle nito, class, diritsuhin mo na. Huwag mo nang patumpik-tumpik pa. The answer is 7. Automatic yan, class. Bakit? The answer is 7 kasi meron tayong principle, class, sa logarithm. Okay? Na ang meron tayong number b raised to the logarithm of any number to the base b. Ang sagot niyan, class, ix. Okay? Ay itong x na to, the logarithm of x to any base b. Ang b dito na base, raised to the logarithm of x. Bakit ganyan, sir? Bakit ganyan? So, ma-prove actually natin yan, class. The answer natin is 7, di ba? The 10 raised to the logarithm of 7 to the base 10. Ang 10 dito, 10 din ang base sa logarithm sa power. The answer is 7. Bakit ganyan, sir? Sure ka na ganyan talaga yung principle niyan? So, pwede, mabilis nang yan ma-derive. Tawagin natin, class, na y is equal to b raised to the logarithm plus of x to the base b. Yan. Lagyan natin to, class, ng logarithm both sides. Ang mangyayari dyan, magiging logarithm of y to the base b tayo. Natural, no? Yung purpose natin. Is equal to the logarithm plus of b to the base b tayo. Logarithm of b raised to logarithm of 7 to the base b. So, meron tayong property ng logarithm. Kung naalala nyo, class, yung logarithm, class, of x raised to m. To any base to, class. To any base, x raised to m. Ang mangyari dito, itong m bababa. Magiging m, the logarithm of x to any base b. Unahin natin ganyan, class. Logarithm of x to any base b. So, ang mangyari dito, class, no, ay lagyan ko muna ng harang dyan. Itong power na to, bababa to, class, buo. Itong power na to, class. Okay? Ito, logarithm of 7 to the base b, bababa to dito, class. Okay? So, ang equation natin ngayon ay logarithm of y to the base b, di ba? Is equal to, ibaba natin to, class. We have this, the logarithm of 7 to the base b times the logarithm, class, of b to the base b. Bumaba lang tong buong power, class, kasi power siya kanina ng b. Bali siya yung ating m. Itong m natin, ito yon, buo. Ang x natin dito, ito yung b. So, ang b natin, ito yon, base. Na-trace nyo na. Tapos, meron ulit tayo, class, na another principle, class, sa logarithm, na kung meron tayong logarithm of b to any b, to the same number b, base of the same number b, ang sagot nito, class, ay 1. Ibig sabihin nito, class, itong quantity na to ay 1. 1 yan, class. So, ang mangyari dito, the logarithm of y to the base b ay equal to the logarithm of 7 to the base b. If the logarithm, class, of two numbers are equal, ang ibig sabihin niyan, class, the numbers are also equal. Therefore, y is equal to 7. Kaya niya? Y is equal to, bakit nag-7 ako dito? X tayo eh. Nag-prove kasi tayo, napunta ako, class, doon sa problem. X to, class. Oh. Therefore, class, y is equal, class, to x. Yun, na-prove natin, class. So, ano yung y? Ang y natin, ito yung given. Okay? Ang y natin ay b raised to the logarithm of x to the base b is equal, class, to x. Yun na yun. Ito yung buong y natin. Yun, na-prove natin, class. Okay. Hindi mo yung kailangan. Hindi mo ito kailangan gawin, class. Kung magawa mo, masaya. Pero kapag tandaan mo lang yung class, tapos ang kaso. Oh, marami actually tayong ma-encounter, class, doon sa ating differential equation, class, no, na maka-encounter tayo, class, na the ln of e raised to x. That is automatic yan, class, x. Maraming ganyan, class, sa differential equation. May mga pagkakataon na maka-encounter ka ng ganyan. Alright? If a raised to x is equal, class, to c raised to q is equal to b, and c raised to y is equal to a raised to c is equal to d, then, mamili ka dyan, class, alin yung tama dyan na expression. Nag-relate, class, sa mga powers dito, x, q, y, z. Yung mga powers na relate dito, class. Oh, very clear, actually, class, no? Kahit saan lang puntahan mo, class, pero gamitin ko yung c. Okay, gamitin ko yung c. Dito kasi, class, no, yung c ay what? Express mo in terms of a, magiging a raised to
x all over q. Diba? Maging quantum class, magiging denominator doon sa power sa kabila. Okay? Tapos, itong c naman dito class ay equal class to a raised to what? Z all over y. Nakuha nyo bakit? Yung square root class, diba? Yung c squared is equal to a raised to 4. So, ang or a raised to 3. Ang mangyari dyan class, yung c ay equal class to raised to 1 half. Yung c squared raised to 1 half dito. Ang a naman, ang a raised to 3, raised to 3 plus raised to 1 half din. So, ang mangyari dito ay c na lang. Kasi 2 times 1 half is 1. Is equal to 3 times 1 half is a raised to 3 half. So, yun yung ginawa natin. Yun yung kahalintulad nito class. Itong ginawa natin sa dalawa, kahalintulad nito. Okay? So, natural, mas general ito class kasi mga variables nandyan. So, nagiging denominator itong 2. Naging denominator lang dito class sa power na 3. Okay? Itong Q naging denominator dito sa power na X. Itong Y naging denominator dito sa power na Z. Natural silang dalawa class, pareho yan C. Ito ay C, ito ay C. I-equate natin. Pareho yan sila eh. Burahin ko yung mga sulat dyan. Okay? So, anong ibig sabihin? Conclusion talaga tayo. Okay? If the powers of two functions of two numbers are equal, okay, if a number raised to a power is equal to the same number raised to another power, kapag equal class ang mga numbers na yung class, therefore the powers are also equal. Kuha nyo? Parang sa logarithm kanina class. Okay? If the powers class of the number are if a number raised to a power is equal to the same number raised to another power class, ang ibig sabihin niyan class, ang mga powers na yon ay equal din. So kapag equal to class, makita natin class, I think mas madali makita class yung pag cross multiply kung nakaganito, kung hindi mo class ma-visualize yan. Cross multiply xy, di ba? Xy is equal to qz. And that is the answer for this problem. At dito natin putulin ang ating part 3 class sa basic algebra review sa ating unit exam. Har 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 har. Chicken joy, bebe. Thank you for watching. I hope you learned something. Have a good day. See you in our next video. Bye-bye.